Magandang araw po mga kaibigan. Sa video po na ito, ituturo ko po sa inyo paano gumawa ng isang mini hydro. Naisip ko pong gumawa ng ganitong pagkukunan ng enerhiya dahil po dito sa amin ay kadalasan solar panel lang po yung ginagamit para magkaroon ng electricity. So naisip ko po na dito sa amin gumawa ng isang mini hydro dahil marami pong tubig dito o malakas yung agos ng tubig na nandito po sa amin malapit sa may sapa. Sa paggawa po ng mini hydro, kailangan po natin ng PVC rim ng bike or ng isang motorsiklo na gamit na. Pwede po kayong makahanap niyan sa junk shop. Yung mga scrap nila doon, marami pong ganyan, pati mga bakal, tubo na kailangan. So hindi naman ho malaki ang gastos rito sa paggawa ng DIY na mini hydro. So nandiyan lang naman ho sa paligid yung mga materials na kailangan. So ang bibili nyo lang naman dito yung pump belt, yung dynamo. So yung dynamo po na ginamit ko rito, ito yung kinabit ko po sa windmill. So tinanggal ko po dahil mahina po yung hangin sa amin. So naisip ko po na gawing mini hydro para hindi naman po masayang yung pinambili ko ng windmill. So yung dynamo po ay napakinabangan. Ito pong ganito kalaking dynamo ay kaya pong mag-produce ng 12 to 24 volts o mahigit pa ho. So kasi nung minsan ko pong tinesting ay umabot po ng 32 plus volts. So yun po yung current na inilalabas po ng dynamo. So naglalagay na lang po ako ng inverter sa bahay para maging 220. So pwede na pong gumamit ng mga appliances na 220 po yung yung volts. Ito po yung pinagkabitan ko ng PVC. So meron po siyang outlet dyan, galing po dun sa mini dam. So detress po yung PVC na papunta po sa aking mini hydro. Ayan po yung tumutulak para umikot po yung flywheel sa may dynamo. So continuous lang po yan hanggat may tubig. Libreng enerhiya po yan. Ito po ay kauna-unahan dito sa aming lugar na ginawa. So baka sa mga susunod na panahon ay marami na rin po ang gumaya dahil sa libre naman po. Kesa naman po sa solar na meron lang pong current kapag malakas po yung araw or matindi po ang sikat ng araw. At dito naman po, hanggat may tubig, ay meron pong libreng enerhiya na makukuha na nasa nature lang po. Ginawa ko pong ganitong project dahil gusto ko pong ma-educate yung mga tao na ang enerhiya pala ay nasa paligid lang na pwede nating magamit ng libre kung ating pag-iisipan at gagamitin ang ating pag-iisip sa tamang kaparaanan. Tandaan po natin na ang kaisipan ay ang pinakadakilang handog ng Diyos sa tao na dapat ito ay ginagamit para sa kapakinabangan ng mga nakararami at hindi lang sa pansariling kapakanan. So kung napapansin niyo po, ito ay masyadong malapit sa sapa. Dahil po sa sobrang excited ko po ay diyan ko po muna inilagay para i-testing po kung talaga pong makakapag-produce ito ng magandang enerhiya. Ito naman po yung kuha ko sa gabi. So, tinesting ko po kung maganda po ang kanyang liwanag. So ngayon po ay so may 24/7 na po akong kuryente dito sa amin. So wala na akong lobat o brownout. Maliban na lang kung mabaha. So sa susunod po ay ililipat ko naman po siya sa mas safe na area. Kasi hindi po kayang abutin ng baha. So, kasi po dyan ay
talagang aabutin po ng bahay. Huwag niyo po palang kalimutan na mag-subscribe at i-like po ang aking channel para updated po kayo sa mga susunod na video. Maraming salamat po sa inyong panonood.